Executive ng isang talent agency na katapat ng Star Magic Sparkle, may nilinaw kaugnay sa mga talents nito. Tingnan ang mga detalye. Puspusan ng training ng Star Center ng Net25 sa 30 kabataang talents ng kanilang talent management arm na Star Center. Si Eric Gison ang namamahala nito kung saan dumadaan sa iba't ibang workshops ang mga imamanage nilang artista. Masusi umano nilang pinili ang mga kabataang kinuha nila dahil po si Gido ang Net25 na tumuklas ng sarili nilang talents. Sa kanyang pahayag ay sinabi, kaya naitayo yung Star Center is because apart from building homegrown talents, meron kasi mga shows na gagawin na youth-oriented. So we were thinking na since mahirap manghiram ng mga artista, so it's better na merong sariling talents. Parang you went to school, hindi lang acting workshop, lahat, voice, dance, speech, personality, styling, makeup, lahat. So parang pag nasa ano na sila, pag nagtatrabaho na, well-equipped, yun basically yung gusto naming ma-achieve. Hindi naman namin sila kukunin kung walang potential. Because they went to auditions, saka hindi lang isang audition yon, callbacks, may proseso talaga, hindi yung oy okay to, tanggap na to. No, may pinagdaanan talagang proseso. Nakakontrata raw ang mga kabataang ito sa Star Center pero hindi exclusive artist ng Net25 dahil okay lang sa kanilang tumanggap ng trabaho sa labas ng naturang network. Dagdag pa ni Eric Eason, we allow them to work outside because we want them to grow. Kasi kung magbibigay kami ng exclusivity, tapos wala naman kaming maibibigay din. However, may plano naman talaga kaming gumawa ng shows para sa mga bata. Pero ang ano ko talaga, it's better that they'll grow better kung sa labas sila. Challenging din daw kay Eric Eason itong responsibilidad niya sa Star Center ng Net25 dahil wala siyang experience sa pag-handle ng mga talents lalo na't mga bagong mukha. Dagdag pa niya, wala naman akong background sa pag-aalaga ng mga artista pero well, it's more ako, I consider it more mentoring more than anything else. It's more of like imparting your knowledge or what you've learned and maybe train all those guys to their potential. Challenging siya. Parang all of a sudden, bigla akong nagkaroon ng 13 anak. Parang ganun yung nangyari. It's a challenge, yes. Pero you know, seeing these kids grow and mature and become the best version of themselves, parang okay na ako dun. Masaya na ako. Sa September 15, matatapos ang training ng mga bata. Isasalang umano na ang bagong talents na ito sa isang musical youth-oriented show na idedirect niya. Aniya pa, medyo challenging yung show. Parang mas nata-challenge ako dun kaysa sa pag-alaga ng mga bata. Patuloy naman ang pamamayagpag ng GMA7 sa TV ratings at commercial load. Hilahod sa paghabol na dito ang TV5 lalo ng Net25, AllTV at iba pa. Isa sa mga executive ng Net25 ay si Wilma Galbante na dating nasa GMA7 at TV5. Kinuha nila upang mamuno ng Star Center si Eric Eason na mayroon ding show sa Net25 na Quezon City noon. Pumirma ng actor-director sa kanyang bagong position sa Net25 Star Center noong December 5, 2022. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Sencha Garing, kay Gloria Tortuga at kay Helen Di Salva. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.